channel. It's me again, Hazel. So for today's video, gagawa ulit tayo ng lip swatch from a new local brand dito sa atin. And ito, nakita ko lang siya sa UP Town. So ito yung Chihuahua Cosmetics. So ayan siya, guys. So ito yung packaging or paper bag kapag bumili kayo. So super ganda ng packaging nila. So ayan. So this one, guys, is Chihuahua Cosmetics nga. So kung bakit siya Chihuahua and feeling ko yun yung reason. So yan. So mamaya i-explain ko. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga shades na available sa Chihuahua Cosmetics, yung mga lipsticks nila, then keep on watching. Okay, guys. So proceed muna tayo dun sa packaging ng box. So meron silang, so ganito yung box nila, guys. Super cute. So yan. So kita niyo kung bakit siya Chihuahua kasi ang cute nung mga products nila. So ito yung lipstick. So meron silang two variants. Merong matte and then merong creme or cream. So yan. And then yung laman is ganito lang siya, guys, kaliit. So ayan. So super liit niya. And super cute. So yan. And ang ganda ng packaging niya, guys, kasi very minimalist lang. And then, kapag in-open mo siya, bullet type. So, para lang din siyang maliit na lipstick. So, para siyang travel size or, alam mo yung tester. So, yan. So, ganyan siya. And meron siyang amoy. Alam niyo yung lipstick ng Sophie Paris? Kung familiar kayo doon. So, magkaamoy sila. So, parang. So, para siyang vanilla. Na super bango. Proceed na tayo, guys, sa lip swatch. And uunahin ko yung bestseller nila. So, ito yung Cherry Pop. And then, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa during application. And then, pagkatapos nun, sunod-sunod na yung mga shades na available. So, yan. This one, guys, is yung Cherry Pop. So, ganito yung color niya. And, kapag in-apply siya sa lips, so, dry yung lips ko, guys. So, ayan, may kita nyo. Super dry. In fairness, creamy niya lang. Ang smooth niya ilagay or ang creamy niya ilagay. So this is the Cherry Pop. Oops. Nabali. Super lambot niya, guys. So nabali siya. So wait lang, alusin natin. Okay. So yan. So kita niyo, guys. So yan. So, yan. So, kita nyo, guys, nabali siya. So, careful kayo kasi very creamy niya kasi. So, yan. Ano ba yan? Ano naman yung bestseller? So, ayan, guys. So, super dali niya i-glide sa lips. So, although nakita nyo, diba, guys, super dry ng lips ko. And usually, kapag ganun, natatag, lalo na kapag yung super matte. Pero ito, yung lipstick nila na matte. Para siyang hindi super matte. Alam nyo, para siyang yan, very moisturizing siya. Yan yung color niya, guys. Very pigmented. So, kaunting swipe lang. Ayan, lalabas na yung color. And super gusto ko yung formulation niya. Super creamy. So, proceed na tayo dun sa mga next na shades.
Yun na ba ang tinili mo? Guys, bago tayo mag-proceed dun sa thoughts ko about the lipstick, so try muna natin tong freebie nila na eyeliner. So, this one is in black. So, super cute lang din. So, ganito yung eyeliner nila. So, yan. So, super liit lang din. Alam nyo yung parang sa mga Everbilena na eyeliner, parang yung pagpaubos na yung eyeliner nyo. So, ganun siya. So, parang crayon yung tip niya. So, yan. Parang crayon and then super creamy niya, guys. Ooh, super black. Ang ganda, oh. Wow. Okay, parang mas trip ko yung eyeliner nila. So, try natin sa eyes. Ang ganda, guys. Hindi ako marunong maglagay, eh. Ayun guys, nasira ko ata. Kasi hindi ko alam kung paano siya, alam nyo yung tatasahan. So yan, so trinay ko i-twist to. And then, tinanggal ko siya. And ayan, nasira siya, hindi na siya bumalik. So maluwag na siya. So anyway, siguro natasa at natata. Ala, hindi ko alam. Hindi ko alam guys kung paano kasi nga ayan. Matigas siya, plastic yung pinaka body nung ano. So,
Okay, so proceed na tayo dun sa thoughts ko about the products ng Chihuahua Cosmetics. So, for me, yung eyeliner nila, super gusto ko yung eyeliner nila. Like, okay guys, ngayon ko lang nabasa. Oh my God. So, ayan. So, sabi dun sa eyeliner, how to use. Apply to your upper and lower lash line for definition. Always keep an eye pencil sharpener handy in your kit so you can assure the liner is going on exactly where and how you want it to. So, ayan. So, positive guys, natatasahan siya. Okay? Ang nognog ko lang kasi sinira ko pa yung dulo dito. Okay? So, anyway. So, yan. So, yung eyeliner nila, super gusto ko. And, ayun nga lang, siguro kailangan lang siyang tasahan from time to time. Kasi, imagine yung Crayola, di ba? Parang pointy siya sa una. Tapos, kapag nagamit mo na siya, parang lumalapad yung strokes niya. Kasi nga, para siyang, di ba, triangle. So, pag napudpud yung pinaka-pointy tip niya, lumalapad. So, this one, kailangan siya laging tasahan kasi nga, ayun, lumalapad or lumalaki yung strokes niya. So, kung gusto niyo ng thin strokes, dapat tasahan. Dapat kung tasahan. Okay, so yan. And then, yung formulation ng eyeliner, super gusto ko, guys. Ang creamy niya and super, super dali niyang i-apply sa eyelids. Like, And then, yung pigmentation niya, guys, super black as in. So, trinatry ko kung smudge proof siya. Wow! Smudge proof. So, yan. So, hindi ko alam yung price ng eyeliner nila, guys. Kasi free lang yun. Pero smudge proof siya. So, ganda. Ganda. So, pagdating naman sa lipstick, mas gusto ko yung mga cream lipstick nila. Kasi mas pigmented. Unlike dun sa matte, kailangan mo pa siyang damihan. I mean, damihan yung pag-stroke mo para lumabas yung color. Kasi masyadong mga light yung colors nung matte nila. Although, meron sila ng purple na color. Which is yung... Asa na ba? Ayan. Yung matte nila na... Wait lang. Although, yung matte nila na New Wave, which is very purple naman for me. So, kahit na dark siya, hindi ko siya magagamit. I mean, hindi ako nag lipstick ng purple kasi hindi bagay sa akin. So, yan. So, mas prefer ko yung ano nila, creme or cream na lipsticks. And then, yung color, mas prefer ko yung mga shades dun sa cream kesa dun sa matte nga. Kasi yung sa matte, masyadong light. And then, yung meron silang mga nude na color, so, super light pa rin sa akin. Halos kakulay ko na hindi ko na makita yung lips ko. So, ganyan. Mukha ako may sakit. So, yan. And then, yun guys, yung formulation nung matte and then nung cream na lipsticks nila, halos pareho kapag in-apply mo. As in, mararamdaman mo na yung matte, para siyang hindi matte kasi very creamy pa rin niya, very moisturizing. And then, yung ano naman, cream, di ba creme brulee yun? Creme brulee, basta yung creme, ano naman siya, ganun din, super creamy. And then, ang pinagkaiba lang nila, yung creme, meron siyang mas shimmer, or mas makintab siya compared dun sa mga matte nila. So, yeah. So, will I recommend this product? Definitely yes, guys. Kasi super mura lang niya. $159. And, ayun, super travel friendly niya. Super liit. Like, ang cute nung concept nila. And super sakto dun sa name na Chihuahua. Kasi ang cute. And ako cute. Kasi ang liit na size ko. Ang liit ko lang. Okay, so, anyway. So, yan. So, super ganda ng concept nila na Chihuahua kasi nga super bagay dun sa mga products nila na para silang mga maano yun? Miniature na lipstick. So, yan. So, travel friendly. Kahit sa bulsa, pwede mong ilagay. Okay din yung concept nila na parang why buy ng mahal na lipstick tapos minsan mo lang naman siya gagamitin and usually nga hindi mo pa maubos yung lipstick na yun. Sa dami ng lipstick mo, hindi mo sila mauubos lahat. So, yan. So, this one, guys, $159. And then, sakto lang yung amount ng lipstick. And then, very okay pa niya. Ganda ng mga colors. Ganda ng pigmentation ng mga cream nila. So, yan.
So this one definitely worth a try. So yeah. And this one guys, perfect siya dun sa mga nag-start pa lang sa pagsusuot ng lipstick, lalo na yung mga college students or nag-OJT, nag-work ng fresh sa makeup world. Ay, alam niyo yung alam niyo nag-experiment kayo sa colors na bagay sa inyo. So this one perfect siya kasi super mura, 159, and marami na kayong choices. Almost 10 shades. So yan. Yeah. Lang yung review ko guys, yun yung first impression review ko about this Chihuahua Cosmetics. So meron pa silang mga blush and powders, hindi ko sure. Basta meron, marami pa silang products bukod sa lipsticks and eyeliner. So sana matry ko rin yung iba. So yan. So for me this very okay sa akin ng Chihuahua Cosmetics. So yeah. So that's it for today's review guys, or first impression review. And sana nagustuhan nyo yung lip swatch and review natin. And if you do, don't forget to give this a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. And as always, don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo every time na may new uploads ako. So yun lang guys, see you on my next one. Bye.